Yay! Umami! Umami! Ang galing ah! Naimbang ang bigat mga kakabsat, kakagising ko lang at grabe kagabi ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin, may thunderstorms, may hail pa, nawala yung kuryente namin. Kaya ngayon, kailangan muna namin i-check yung garden namin kung okay lang yung mga halaman namin. Uy, ganda! Gising na! Umaga na! Aba, aba! Nagising na bata! Bata ko nang gising! Gutom ka, Jiro? Hi! Good morning! Where's Kuya? Gising na din si Kuya? Sama natin si Kuya. Sabihin Kuya! Mo. Come here! Gising na kayo. Ako nyo namang magising. Hi, Jax. Good morning. Simple breakfast lang. Tinapay. Milo. Medyo magulo pa dito sa labas. Mama. Oo. Tapos lang ng storm. Mama. Madaming dahon-dahon. Yes, baby. Yeah. Ang blanket mo, ang dumi na. Here you go. Thank you. Oh, you're welcome. Boss na boss, oh. Hi, Jiro. Hi. Itong dalawa kumakain ng apple and bacon. Yan yung hiningi nila ngayon. Kumain na sila kanina ko ng konti. Sarap pa. Tapos na po kami mag-breakfast. Kaya ngayon, i-check ko yung garden. Nag-hail naman dito kagabi. Pero hindi naman masyadong malakas yung hail. And kasing laki lang ng marble. At nakakita ko may butas naman sa isang duck. Oo. Ito yung galing sa hail kagabi. Kaya medyo malakas naman, pero hindi naman lahat ng mga dahon may butas-butas. May puno naman dito, kaya check muna natin. So ito yung mga eggplant namin, apat na ang eggplant. Wala pa naman bulaklak, pero malapit na. Tapos dito naman, hindi ko alam kung zucchini or squash ito, pero ang lakas oh. Ang lalaki ng dahon, kasi laki ng kamay ko. Tapos may nag-comment sa last video namin na dapat mag-plant kami ng marigold. Kaya yan yung ginawa namin para iwas sa mga bugs. At ang gaganda ng marigold, kaya tamang-tama. Nag-plant kami ng marigold sa bawat garden bed. So yan yung eggplant at squash, ang lalakas. Tapos dito naman, punong-puno na ang peppers and kamatis namin. Bali, itong mga maliliit jalapeno. Ilalipat ko sa mas malaking pot siguro. Pero dito muna yung mga yan kasi hindi na kasya dito. Itong lima is jalapeno. Tapos ito yung mga ibang peppers namin. May dito sa gitna may banana peppers. Ito yung mga na-plant namin noon. Malakas din. Yung maliit sa gitna is serrano. Tapos ito is shishito pepper dito sa likod. Dito sa likod ng peppers, ito ang mga kamatis. At makakita mo itong limang kamatis galing kay ate ko. At kung makakita mo ang lalakas, ang taba ng tangkay nila, ang kapal. Tapos itong maliit, ito yung binili namin. Kaya nakakita niyo na malakas talaga yung mga galing sa ate ko. Kaya gustong-gusto namin. At ipapakita ko din ulit yung page niya sa description ng video. Just in case mahilig po kayo sa gardening. Wow! May ladybug. Ladybug! Oh. Ooh! Hi! Wow! No! Hi! Hi! You wanna touch it? Easy lang. Bug! Yes, bug. Daddy, remember when we saw the golden and the green ladybug at inside our home? It's a ladybug. At dito, sa buong garden bed na to,
Ito ang mga sitaw. Ito ang binabad ni Jess ng mga seeds noon. At ngayon, ang lalakas nila. Ito galing sa harvest namin last year. Wow! Ang dami oh. Madaming sitaw. Masarap ang sitaw. Favorite namin ni Jess. Dagdagan lang natin ng marigold kasi may nakita ko mga aphids dun. Kailangan pala ng marigold dito kasi may aphids pala dito kaya. Okay. At dito sa likod, ito ang golden griller na squash. Wow. Ang lakas din ah. Malakas din yung squash. Kaya excited kami dito. Ito yung asparagus. Malakas pa rin. At dito, ito ang na-plant ni Jess na carrots and radish. Dito sa likod. Yun. May tumubo dyan. Hindi ko sure kung ano yun. Hindi ko alam. Madaming tumubo dito. Hindi ko alam kung ano to. I think saluyot. Saluyot? Oo. Di ba may saluyot tayo dito? Oo. Noon. Yung buto, nakalimutan ko. Ito, mystery plant pala. Hindi namin alam kung ano to. Kung saluyot, ayun no? Hindi ko alam kung saluyot ba yan. Hindi ko tatanggalin. Ayos. At ito, ang okra na ginawa ni Jess. Ito din yung binabad niyang seeds. Galing sa last harvest namin. Sarap talaga ng okra. Madami din. Lahat sila tumubo, no? Yung okra. Sin yung okra. Ano pang meron dito? Ito yung peaches namin. Mukhang hindi naman natamaan ng hail, kaya itong peaches. Ang daming bunga, oh. Masarap yan. Siguro is dalawang buwan pa. Sa July, ang harvest ng peaches dito sa Texas. Kaya abangan sa July. Gagawa tayo ng peach cobbler. Habang nag-aayos si Jess dito, may nakita niyang snake. You know, mukhang baby snake pa lang. Saan yung nanay niya? Garden snake lang ata to. Wow. Kinuha ko lang yung bato ang dyan. Oo. Snake where? Right there. Maliit lang. Sabi nila, itap daw yung... Ang magandang gawin dito sa peppers, itap mo daw. Kaya putulin mo lang sa pinaka taas niya. At mas malakas daw yung... Parang ganito siya, oh. Kasi bunga niya. Kasi tinanggalan ko yung top, din naman nagkaroon ng malalaking sanga. Kaya nga. Kaya sabi nila, itap mo lang daw. Ito, na kasi tignan mo, may dalawang sanga na and may bulaklak. Oh, may bulaklak na. Ang jalapeno. Exciting, ha? Siguro mga isang buwan pa, makakita namin yung mga bunga ng mga to. Tapos dalawang buwan, kakainin na namin. Para mag-focus sa growth, tanggalin yung... Oo, sa kamatis. Tanggalin mo yung sa baba. Nakikita nila itong mga to sa gitna. Tama. Tanggalin mo. Yun yung tao. Anong tawag doon ulit? Suckers. Suckers, tama. Yung mga nag-grow, ito, sucker to. Tanggalin para lang. Sa ito yung sucker, hindi siya magkakaroon ng bunga, ever. Kaya tanggalin mo lang daw. Ah, may spider pa dito ah. Ito yung bahay niya. What? May gagamba jacks. Yeah. Yan o! May papakita ko sa'yo. Kita mo to? Ano yan? Ito. Oh. Yan o. Yan. Oo. Yan yung San Marzano mo last year. Yung mga lumang kamatis. Tumubo. Tumubo sila. Ibig sabihin madaming kamatis dito, no? Yung hindi natin na-harvest. What's wow. That? Na nag-dry. Yan na yan. Astig. Yeah. Careful, jacks boy. Madami. Kamatis. Lahat na yun, kamatis. Ayun, gumaganda na po yung halamanan namin. Kaya abangan na lang po. Siguro 2 weeks pa, ipapakita ulit namin. May mga bunga na yan. Itong dalawang makulit.
Mahilig maglaro dito sa likod. Yeah! Wow! Ang ginagawa lang namin ngayon, tinatanggalan namin ang weeds. Para mas malakas ang sitaw. At meron din kaming halaman dito sa back deck na ipapakita ko sa inyo. Oh, ano yan, Jiro? Yeah, tama. Yan yung grapes na ginagawa namin. Dito na lang sa back deck daw. Pinapakapit namin dito sa railing. Pero ang lalaki na ng mga grapes. You know? Dito sa kabila, itong avocado. Mga 3 years na siguro ang avocado na to. Ang tagal-tagal. Pero malakas naman. At ito, hulaan nyo kung ano ito. Ito din galing sa ate ko. Kaya hulaan nyo kung ano yan. And ito naman galing sa kaibigan ni Jess na Pinay din. Mga sili din. Ito maanghang na maliliit. Pag kulay red na, pwede mo nang kunin. Ayun, ito ang back deck namin. Masarap magtambay dito. May hammock, tapos may upuan din. Jiro, huwag mong kunin yung mga grapes, hindi pa ready. Nawawili siya sa grapes. Andito ulit tayo sa loob at dahil sobrang mainit sa labas, gagawa tayo ng perfect na pangpalamig. At actually, hindi ako marunong dito. Madaming beses ko natikman. Pero si Jess, tuturuan niya tayo kung paano gumawa ng halo-halo. Siyempre, isang iconic na dessert sa Pinas. At ito, may sarili kaming ingredients. Siyempre. Yan lang nahanap natin ingredients. Kulang pa, pero yan lang. Ayun, at gagawa kami ng sariling shaved ice. Ito, binili namin sa Amazon, $20 lang. May link sa description kung gusto niya din. Ayun, ayos. Yan, ready ka nang matuto? So, let's see. Paano bang gumawa ng halo-halo? First, kumuha ka ng baso mo, charot. Okay, yun yung baso. So, kaya nga siya halo-halo dahil ihahalo-halo mo lang silang lahat yung ingredients mo. Pero bago yan, buksan muna natin itong. Meron tayong makapuno. Meron tayong, buksan natin ito. Hindi pa nakabukas. Meron tayong nata de coco. Red. Ayan, makapuno. Nata de coco. Andali, dyan ka lang. I-drink ko lang yung tubig niya. Ah, sige. So, ito, nahanap namin. Kung tinatamad ka at hindi mo mahanap lahat ng mga ingredients na gusto mo, meron na silang, ano, halo-halo mixture. Ayun, lahat na. Lahat na lang kailangan mo andyan dyan. Oh. Ayos. Yung. Kailangan natin. Ayun. Ang lakas niya, oh. So, ito pala lahat ng mga ingredients na gagamitin. I-screenshot mo na lang. Tapos, may extra ube makapuno ice cream. Uh-huh. Siyempre, hindi pwedeng walang stiko. Beg, paano magbukas ng dilata? True knife? Ganyan. Ito ang Girl Scout. Siyempre. Oop! Mali. Butasan natin both. Ayan. Okay. Ready na maghalo? Ready na. Okay. Saan yung kutsara natin? Ilagay mo lang sila dito sa baso mo. Depende kung anong klaseng baso gusto mo. Ayan, makapuno. Ayan. Ganyan lang. Tapos, pagkain natin ng nata de coco. Wala akong mahanap na green. Wala? Wala. So, okay lang yan. Okay lang yan. Imagine na lang natin. Ito, dahil halo-halo siya, nasa ilalim pa yung iba, siguro ilagay na lang natin sa bowl ito para mahalo natin. Mabalin. At anong naman meron dito sa halo-halo mix? Halo-halo mixture, ang meron is yung, anong tawag dyan? Black bean? Black bean ba yan? Parang munggo. Ay, munggo. Hindi, yung, basta beans. Tapos, dalawang klase ng beans. Meron siyang langka. Oh, wow. Oo, may langka pa. May langka. Ang sarap. Meron siyang buko. May nata de coco pa. So, i-mix lang natin to para lahat. Meron. Ayan. And then, maglagay ka lang kung gaano kadaming gusto mo. Ayan.
Ayan, depende sa'yo kung gano'ng kadami. Ayan, siguro paghatiin na lang natin. Ayos ah. Ayan ah. Ganun lang, madali lang. Tapos lagyan mo lang siya ulit. Ay! Sunuin mo lang siya. Astig. Ayan, tapos. Madali lang, no? Sa Pinas, meron sila yung pangkuskus. Oo. Sige pa. Ala, mayroong... Ala, ano yan, Jiro? Mayroong super curious na bata dito. May curious, oh. Oo, oo, oo. Siya daw, siya daw. Watch mama, kasi mo, oh. Oo, astig. Ang duwis mo naman, Jiro. Anong kinahin mo? Oh, yeah. Kakain tayo niyan. I think. Oh, yun, that one. Sige, sige, sige. Ayan, ang pino, oh, ang ganda. Kutsara lang ng asukal. Depende na lang mamaya, mag-add na lang kung kulang pa. Isang kutsara ng dapat asukal. Dapat sa ilalim yun, nakalimutan ko. Dito na pala yung ito ice yung natin. Yellow. Ayan, ang ganda, super pino. Wow, astig yan ah. Wow, super shaved. Oo. Shave ice. Ang galing naman. Tapos lagyan natin ng gatas. Ayan. Condense. Ang ating condensed milk. Pangpatamis pa. Ayan. Ang halo-halo. Hindi siya masustansya. Pero sobrang masarap. Ayan. Tapos, toppings na lang. Ayan. Kuha tayo. Ayan. Lagyan natin ng... Ube. Ube. Sa tuktok. Ayan. Huwag kang malalaglag, please. Ayan. Wow, galing na. Tapos, last part. Siyempre, kailangan ng stiko. Order up! Wow, ang galing na. Tan, tan, tan. And yung halo-halo ni Reyna Jessie. Yan, tikiman na. Sige nga, tikman ko nga. Ito ata ang first time nila matikman ng halo-halo. Kaya tignan natin yung reaction nilang dalawa. Ah, ano yan, Jiro? Oh. Oh. Apa? Kain agad. Stick ko agad. Ginawa niya stick. Bakit natapon na dala? Kain, tara, kainin na natin. Oo. Ayun. Yan, ice cream. Ang sarap ng halo-halo, no? Bah. Kain tayo. Mmm! Gusto mo ng ice cream? Favorite niya, ice cream. Ayan. Yun, pakita mo kung paano ihalo-halo. Ganyan. Tusukin mo sa ilalo. Ala, ang dami nito. Naalala ko yung unang halo-halo ko. Hulaan mo kung saan. Maam. Saan nga? Hulaan mo. Sa Chowking. Tama. Sabi sa'yo. Pinaka-first halo-halo ko noong 2009, mga November. Mainit na panahon din sa Pinas. Matagal na since last na naghalo-halo ako. Ako din, actually. Doon ang bebe ah? Oo. Ice cream! Tinuruan nila kami kung paano gumawa. Iganyan-ganyan mo lang yung kutsara mo sa ilalim. Hanggang mahalo lahat. Hanggang mahalo lahat. Pinuno natin yung baso, kawawa, hindi makakain. Sobra. Sobra pala, kailangan ng bawasan mo na. Okay. Oh, gusto mo po ng stiko. Favorite part niya ni Jiro. Favorite part ni Jiro, stiko, syempre. Jax, lapit ka dito. Ano? Kumakain din pa kayo ng halo-halo ng bata kayo? Oo, nagbebenta pa nga eh. Oh? Tita Arlene, mahilig magbenta ng halo-halo. Oh, talaga? Ayos ah. Perfect to, lalo na sa super summer sa Pinas. Nag-i-spill. Taglit lang. Sige. Ang favorite ko dito is yung ube jam. Ganto mo lang, Bea. Masarap din yung ube jam sa hopya. No? Natikman mo din yan? Ube jam sa hopya. Oo. Lahat si Jiro, sige. Tinutusok niya lang yung ice cream. Here's ice cream, ah. Ang sarap. Kuha-kuha mo yung lasa ng halo-halo, ah. Siyempre. Buti na lang merong nabibilhan ng ingredients. Madali na lang maghalo-halo dito. Pwede ka na magbenta, ah. Ito na, anak. Oh, for me? Ano?
aso lang. Diba, dapat may mangkok dyan. Para kunin lahat ng ano, tapos kainin mo din, na? Mm-hmm. Mm-hmm. Nami. Mm, yummy. Yummy. Ang galing, ha? Daddy. Mm. Wow, yummy. Hey, Daddy, what did you use? What ingredients did you use? For the halo-halo? Well, there's ube ice cream, tapos ube jam, may yelo, tapos ito lahat ng mga to may jellies and beans. Beans. Green. Ice cream. Oh, ice cream, hindi green. Ice cream. Yung ice cream lang naman natang gusto mo, Jiro, eh. Ito. Kaya lang kunin ko yung sa ilalim. Ah, ito na. Nata de coco. Ang galing na yan. Yay! Oh, langka. Sagli lang. Ayan. Mas masarap siguro pag fresh na langka, no? Mm-hmm. Yun naman ginagawa dun sa Pinas, fresh na langka. Mm. Sarap. Minatamis. Mm-hmm. Dito ka, anak. Dito ka. Okay lang. Pero mas masarap talaga yung fresh na langka. Mm-hmm. Naalala mo, medyo matagal na akong hindi kumakain ng halo-halo. Kasi yung last time na experience ko sa halo-halo is hindi maganda. Oo. Napunta ako sa ER ng madaling araw. Kasi yung nakain yung halo-halo sa kalsada, and usually okay lang, malinis. Mm-hmm. Siguro nagkamali lang sa yelo, yes. Tapos nagkaroon siya ng parasite. Kaya... Nagulit ako kasi sa Pinas naman, ninamaselan yung chan ko eh. Walang bigla na lang. Ako, yung chan ko, okay lang. Sarap chan sa... mo. Ang tumis ni Jiro, walang cute-cute. Mm, sarap. Wow, or there! Ayan. Oh! Aba. Ano ba yan? Ito na. Dinijoke ka ni Mami. Ikaw, Kuya, gusto mo? Ayaw. Ayaw niya. Pasahoy. Yan. Ayan, pwede lang ang halo. Habang kumakain po kami, gusto lang po namin magpasalamat sa inyo lahat sa panonood sa aming mga vlogs. Nagpapasalamat po talaga po kami sa suporta po ninyo, sa mga mababait na mga comments nyo. Sana nag-enjoy po kayo sa simpleng vlog po namin ngayon. Sa susunod po ulit, ingat po kayo. Bye-bye! Bye-bye! Oh, ang sweet ah.